yung anak ko. Dahil ay nung naging nagsisimula pa lang ako ng mamulitika, ay pinayuhan ako ng aking mga magulang. At sabi nila sa akin, huwag kang aakyat ng entablado na may kasamang mas magandang lalaki sa'yo. Kaya pinili na sila. Pero paabutin ko sa kanya ang may init ninyong pagbate pati na yung mga marriage proposal na nakikita ko. At baka pag natapos na, nananampanya po siya. Nananampanya siya sa Inokostote bilang congressman. Eh, baka pagkatapos ng halalan, ay papabalik naman kami para magpasalamat sa inyo. Isasama ko na ang aking anak. At mababao sa itablado dahil mag-aaway tayo pag sinabi ninyong mas magandang lalaki sa akin. Alam niyo po, kagaya ng aking sinasabi, eh kami po, ang unity ay ang adikari namin ng pagkakaisa. At halimbawa na lang ang ating mga senador na tanggaling sa iba't ibang partido, ngunit nagkaisa para sa ikabubuti ng ating bansa, para sa ikabubuti ng ating mga kababayan. Lalo-lalo na, kami po, ni Naisala, eh ako, tigay Lucas Norte, Sinilay Sala, tiga Tapang, tiga Rito, tiga Mindanao. Eh kung kami naman, na nanggaling sa magkabilang dako ng Pilipinas, ay kaya namin magsama. Siguro na ba, nagpapakain natin ang pagpapakain. At ngayon, narinig nyo naman po ang mensahe na ating susunod na Vice Presidente. Alam nyo naman po, at ako, ay lagi ko pong sinasabi, ako na ang pinakamapalad na presidential candidate sa halalan ito. Dahil ang nakasama ko, naging vice president ko, ay ano, pinakamagaling, pinakamatapang, pinakamahusay, pinakamabait. Pero bukod sa lahat, ay siya ang may pinakamalalim na pagmamahal sa ating minamahal na Pilipinas. Ang ating sunod na Vice President Mayor Inday Sara Duterte. Panagay ko, madali lang naman ito. Dahil na alala nyo pa yung sinisigaw pa natin noong 2016. Sino ang susunod natin Vice Presidente? Ang aming mensahe ng pagkakaisa at ginawa na rin namin ang sarili namin at ang grupo namin ang bilang halimbawa dito sa pagkakaisa. Bakit po pagkakaisa ang lagi namin pinag-usapan? Dahil dapat po ang aming paniniwala na ang pagkakaisa ay ang unang hakbang para tayo'y makabalik sa magandang buhay muli. Ang po natin, ang daming nangyari, ang daming kahirapan na dinalaan ng pandemya. Marami po tayong aayusin. Napag-usapan na po ng mga ibang senador, napag-usapan na po ni Mayor Inday. Ang mga problema inaharap natin, ay tutulungan natin ang mga maliliit na negosyo para sila naman ay makatrabaho ulit. Mayroon aayusin natin ang agrikultura para sa patapatay at magbigay ng trabaho ulit. Kailangan po natin ipagpatuloy ang sinimulan ni Pangulong Duterte na Build Infrastructure Program at palatawakin pa natin ito. Kaya naman po, ay yung mga eskwelahan natin, isa pa yan na kailangan natin ayusin, suportahan ang ating mga grup. Lahat po yan ay problema ang hinaharap ng taong bayan, problema ang hinaharap ng Pilipinas. Kaya naman po, ay pagkakaisa ang aming mensahe. Pagkakaisa ang aming sinisigaw. Alam naman po natin na ang isang tao, kahit anong galing,
tayo, oh. Ito simbahan si Kapuliko. Bahay na po tayo. Oo, doon sa'yo yung bahay na yun.